Sabay-sabay na dumating sa COC Filing Center sa Maynila ang may 11 senatorial aspirants ng Makabayan Block. Naghain din ng kandidatura ang 2 sa mga tatakbo sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyon. Live mula Maynila, nagpa-patrol, Sherry Ann Torres. Sherry Ann, kamusta na ang mga naghain ng COC dyan ngayon? Alam mo, kabayan, pag kinumpara natin mula doon sa unang araw, October 1, araw ng Martes, masasabi na itong araw na ito yung pinakamarami na naghain na nag-aaspire para maging senador sa halalan 2025. Sa monumento ni Dr. Jose Rizal, sinimula magmarcha ng 11 Makabayan senatorial bets patungo sa Manila Hotel Tent City para maghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Leader ng iba't ibang sektor ang mga manok na Makabayan Block at kabilang sa kanilang mga pangako ay ang pagwawakas ng kontraktwalisasyon, sapat na pondong pangkalusugan, proteksyon ng mga bata at kababaihan, pagbabantay sa kabanambayan at pagpapalakas ng depensa sa West Philippine Sea. Nagagalit ako sa nakikita kong lumalala pa yung political dynastism. At dapat ihinto na, dapat wakasan na yung mga kandidatong sunod-sunod, sabay-sabay na magkakapamilyang tumatakbo. Hindi dapat sunod-sunod, hindi dapat sabay-sabay, dapat isa-isa lang. So that is one of the key measures na itutulak talaga natin sa Senado. Kami bilang mga kasama sa mass movement, kasama po sa mga nagsusulong na labanan ng mga corrupt sa ating bayan, lalong-lalo na ang mga nasa kapangyarihan, pagpapatuloy po namin yon. Saan man kami makarating. Ang magsasakang si Danilo Ramos, direktang tinira si Senador Cynthia Villar at pamilya nito dahil sa umano'y patuloy na pagliit ng mga lupang sakahan na naapektuhan anya ng negosyo ng mga Villar. Sa oras na yon, nasa kabilang bahagi lang ng Tent City si House Deputy Speaker Camille Villar na sinamahang maghain ng COC ng amang si dating Senate President Manuel Villar at kapatid na si Senador Mark Villar. Paano kami na dumaranas ng hirap at wala nang masaka dahil sa nangyayaring massive land use conversion? Tama na ang political dynasty. Ang Senado po hindi family business. Lahat, may karapatan naman po sila para i-express yun. Pero talaga namang from the heart at ang pagsilbi ng aking ina na si Senator Cynthia Villar. And I think in time, if you are committed to a cause and if you work hard for a cause, lumalabas at labas naman ang resulta at nakikita natin yan. Naghain din ang kanyang COC bilang senatorial bet ng Nationalist People's Coalition si Makati Mayor Abby Binay na tinuldukan ang anumang pakikipagsanib puwersa sa kapatid niyang si Senador Nancy Binay. Patunay nito ang pagkumpirma niyang tatakbo bilang Makati City Mayor ang asawang si Congressman Luis Campos na makakabangga ni Senador Nancy sa mayoralty race. Kami po ay nagdesisyon na, matagal na, and yun yung sinasabi nila na yun daw po yung gusto ng ama namin ay wala naman hong sinasabi yung aking ama sa akin. Susubok naman sa senatorial race ang labor leader na si Calio Didi Guzman habang muli naman tatakbo sa pagkasenador si Atty. Luke Espiritu sa ilalim ng partido ng Lakas ng Masa. Ang maganda, mayroong nabuo ngayong isang malaking grupo na anti-political dynasty. Ito yung anim. Kaya nagkasundo kami at nakikipagkaisa sa kanila. Itataguyod namin ang lahat ng mga interes ng pinakababa ng ating lipunan, ng mga manggagawa, ng mga masang maralita. Ang ating Senado ngayon ay nahaharap sa matinding krisis. Naghain din ang kanyang COC sa pagkasenador si One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita bilang isang independent. Ang unahin nating advokasya, itong pagtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista ay pangunahing bibigyan ko po ng atensyon. So kabayan, kapag sinuma natin mula nung araw na Martes, October 1, pumapatak na 58 na yung naghain ng Certificate of Candidacy at ito yung para doon sa senatorial race. Habang doon naman sa party list race ay umaabot na sa 50. Kabayan? So, Sherry Ann, meron pa tayong 2 araw, di ba? Monday and Tuesday next week.
Oo, Balikabayan, pumapatak siya na 4 na araw pa dahil bukas itong COC filing center, Sabado at Linggo, at ito ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5. Kabayan. Maraming salamat, Sherry Ann Torres. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.